Isang sikat na flip-top rapper ang inaresto sa Bypass Operation sa Makati City. Siya si Marlon Peroramas o mas kilala bilang si Looney. Members of Makati's Drug Enforcement Unit have arrested rapper Looney. Nakuha na sila ng ilang pakete ng droga. May request ng nakalang linggo nang maaresto si Looney at apat na iba pa matapos mapipiskahan ng push or high-grade marijuana. Bagamat makulay ang mga pabalat, alam mong mahusay ang pagkakalahat. Mga tunay na ganap, isinulat ng parap. Kaya huwag ka nang magulat kung magtutugma lahat, sapagkat ito'y galing sa memorya, isang napaka-importante na istorya. Ito ang aking personal na testimonya, pangontra sa mga ignorante na teorya. Ito ay tunay na buhay, wala kong dahilan para magsinungaling at mga detalye palitan. Ito ang kwento kung paano kami tinaniman ang marihuana ng mga parak na mukhang Taliban. Bandang alas 8 ng gabi sa Pilipinas, sa isang gusali doon sa may Ortigas. 8 oras bago ang rehas ay mahimas, kasama ko si Ron Henley na Stick Figas. May interview kami sa radyo nung gabi na yun tungkol sa marihuana at sa legalisasyon. Pagkatapos namin umalis agad sa istasyon, dahil meron pa akong pupuntahang isang okasyon doon sa poblasyon, birthday daw ni Sean. Yun lang ang alam ko na detalye pa noon. Medyo masama ang panahon, umaambon, kaya tinext ko na si Utol, pumunta ka na ngayon. Humiwalay na si Ron, sumakay ng taxi, dahil bukas may recording pa kami ni Clamsy. Utol kong si Idol, sinundo ako sa lobby gamit ang aking Subaru na tunog Ferrari. Saan tayo pupunta? Private daw na party. Yung reception ay isang hotel dun sa Makati. Bata na may cancer, kumontak kanyang mami. Idol ako ng anak at rap ang kanyang hobby. Pangalan daw ay Sean, walang pake sa money, kasi handang magbayad kahit magkano si daddy. Lumambot ang aking puso nung una ko narinig. Naawa ako kay Sean, mga luha ng iled, nung nalaman kong lagay na daw ng bata tagiled. Di nyo kailangan magbayad, pupunta ko sa event, rekta sa Makati kahit traffic ay kainip. Kasama ko si Rude at si Ivan, ang si Kip at si Kuya Albert, yung driver kong mabait, at saka si Idol, aking manager at kapatid na merong talasimya. Isang kakaibang sakit, kailangan niyan lagi salinan ng dugo na pantawid. At dahil malapit lang sa hotel yung Makati Med, sumabay na lang siya sa amin para mas makatipid. Sabay ka na, pang isang kotse na lang. Yung katabi ko sa backseat, si Rude Boy at si Ivan, documentation, security at hype man. Balay siksikan kami sa aking chikot. Balikot. Tatlo kaming mga lalaki sa likod. Pagdating sa Makati, sakto lang yung timing. Nag-text na rin yung mami at nagsabing nag-start na daw yung party, sa basement daw yung parking. Salamat sa pagpunta, pasok lang kayo darling. Pagbaba ng kotse, hinanap ko yung main floor. May nagpalitrato sa tabi ng elevator. Idol, pwede favor, baka pwede magpa-picture, kasi idol na idol ka talaga ng anak ko na grade 4. Yeah, nag-selfie sure kaming dalawa sa kanyang razor. Tapos tinutok sa akin yung baril ni Terminator. Pero bilang narrator, lagyan natin ng flavor para di masyadong halata yung trauma ko na major. What the fuck? Nakakagulantang, sang katutak ng ninja cup sa amin ang tumambang. Parang Wu-Tang Clan, lampas ang pulo mabas sa van. Pasensya na idol, napag-utusan lang. Humakbang paatras at wala nang nagawa. Tinutukan ang bereta sa mukha, pinadapa. Pinusasan, pilitin na patingin sa baba. Mga bulsa namin, isa-isa nilang kinapa. Akala ko, kidnap for ransom ang sadya. O kaya, baka prank lang to na malala lang hiya. Dapa sa likod, sa baba. Nakadapa kami habang napapanood ang aking Utol na kasalukuyang nakabukod. May tinabi silang kahon, malakas kanyang putob, na meron tong mga lamang kontrabando sa loob. Tsaka na lang silang nagpakilalang mga parak, nung isa na sa mga kasama nila na sapak. Walang uniforme at nakamaskara lang lahat. Walang mirandang binasa, basta-basta lang agad. May sikat na hotel at ang nakakapagtakay, maraming CCTV, lahat nakapatay. Wala man lang body cam na nakalagay, kahit kuha man lang ng cellphone gamit kamay. Sabi daw ng pulisya, sakin daw nakumpiska, pero di makumpirma, kasi walang kahit ni isang saksi na pumirma. Walang video ng palitan magmula nung umpisa. Kung under surveillance pala, dapat may footage ka. Diba? Kung under surveillance pala, dapat may footage na. Kung normal na tao, nagpa-viral pag nahuli siya, paano na lang kaya kung si Looney pa?
Nung nasagot ko yung pideya at aking kinundina, mga ulo nila biglang nagkaroon ng bumbilya. Para ma-promote sa pwesto, ako ang pinuntiriya ng mga ninja cops na gustong magbida-bida. Diba, diba? Bigla silang nakaisip ng ideya, kasi napanood nila yung live ko sa pideya. Nung binan nila yung kantang amats dahil sa tema, pero Maria Hiwaga ni Sasa, walang problema. Aba punyeta, talamak na ang taniman. Bypass daw, kaso bakit parang madalian? Di ba dapat pinaghahandaan niya na kalimitan? Minaman mananang malayuan malapitan, may mga kamera na nakatago sa pagitan, kaya medyo window kasi walang video ng palitan. Nakala ko ba bypass to na malakihan? Nakakapagtaka lang kaibigan. Gusto mong maintindihan at mabatid, gamitin mo lang ang sentido kumon kapatid. Para sa 100,000 magpapakaastig, kayang-kaya ko yung kitain ng triple isang gig. At kung pusher man ako ng sinasabi nilang weed, bakit naman ako pa mismo maghahatid? Ni hindi nga ako lumalabas ng bahay tsaka B, hira mo makita sa kalsada tumawid. At bakit ako magbebenta sa di ko kakilala, kung sa eksena ko ay maraming nagmamariwana? Bakit ko papahirapan ang sarili ko habang sinusugal ang karerang matagal kong pinagsikapan? Bakit isasama ko pa yung kapatid kung may karamdaman at kameraman para mag-vlog ng kaganapan? Walang saysay na mga paratang pawang haka-haka lamang para pangalan ko ay urakan. Alam ko meron akong mga paan na natapakan, ngunit di ko yun sinasadya. Ako ay tao lamang, pinaglaban lang ang paglikha ng merong kalayaan. At kung yun ay masama, yun lang ang aking kasalanan.